Bukod sa mga kapwa-artista, lubos din na minahal ang batikang aktres na si Jacqueline Jose ng mga taong nakatrabaho niya sa likod ng kamera mula sa staff at crew, makeup artist at iba pa. Nagpapatrol, MJ Felipe. Halos di matigil ang pag-iyak ni Claudine Barreto nang maabutan namin siya kagabi sa burol ni Jacqueline Jose. Nanay ang turing ni Claudine kay Jacqueline mula nang magkasama sila sa teleseryeng Mula sa Puso noong 1997. Minsan, pag galing siyang taping, bago siya umuwi, dadaan sa bahay, akit ng kwarto. At saka, tapos sabihin niya sa akin na parang, namiss ka lang ni nanay. Kaya dumaan ako. Alam niyo naman na may mga pinagdadaanan ako for the longest time. And she's always been there. And pagka sinabi ko, Nay, pwede dito muna ako. Okay lang sa kanya. Patatahan niya ako, kakantahan niya ako. May tatlong buwan na nang huli niyang nakausap si Jacqueline, kaya pinagsisisihan niyang hindi na niya ito nakamusta. Si Isa Calzado naaalala ang sariling ina sa pagkatao ni Jacqueline. Alam mo yun, parang inisip ko, hindi mo lang to na-meet yung anak ko. Yung mga ganun, yung kaman lang siya natanong parang how she juggled being a mother and an actress, which is something I would have loved to talk to her about. So yung... Tapos siguro to tell her na ma-gets ko na yung pagiging ina na hindi ko ma-gets dati. Pati si Katrina Halili na dinamayan lang kamakailan ni Jacqueline dahil sa pagkamatay ng boyfriend, nabigla sa pagkawala ni Jacqueline. Nakakalungkot po pero at least nagkaroon po ako ng chance na makasama ko si Tita Jane, mayaka po siya, makakwentuhan, masabi po niya yung mga nararamdaman niya. Bukod sa mga artista, mas maraming nagmamahal kay Jacqueline sa likod ng kamera. Mula sa mga makeup artists, wardrobe, staff at crew na nakahalubilo niya. Nakita ko kay Madam talaga wala siyang pinipiling kahit yung pagdating sa set, yung kahit mga sa utility, kahit sino, hindi po siya nailang nakausapin. Maraming salamat sa love, sa genuine love na binigay mo sa amin, sa akin personally, and I will truly, truly miss you. Miss Jacqueline Jose. Sa eulogy na inalay ni Coco Martin kagabi, kasama ang cast ng FPJ's Batang Quiapo, pinatotohanan nila ang pantay na pagtingin at pakikisama ni Jacqueline sa lahat ng katrabaho. Nalulungkot siya kasi na-attach na siya dun sa buong grupo, dun sa kulungan. Napamahal na nga sa kanya pati yung mga nakakulong. Bilang bagong direktor ng Batang Quiapo, hindi niya pinaramdam sa akin na baguhan ako. Kahit na 40 years na siya sa showbiz, pinakita niya sa akin na naniniwala siya sa akin. Wala siya nung star complex. Pag nagkikita kami niyan, ako pa pupuntahan niya. Halika, kain tayo. Kain tayo. Mamimiss ko yun. Pati ang Cannes Film Festival, inalala si Jacqueline at ang makasaysayang pagtanggap niya ng award bilang Best Actress noong 2016 para sa pelikulang Marosa. Ang mga kwentong ito mula sa mga tao sa likod at harap ng kamera ay patunay ng kabutihan ng puso ni Jacqueline Jose. Walang acting, walang script, kundi tunay na pagkatao. MJ Felipe, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.